Sa mga balitang mayroong pag-asa, mga programa ng Adventist World Radio mapakikinggan na sa Wave 89.1 FM. Inauguration Program, idinao sa NPUC Pasay City. Adventist pastors and church leaders mula sa South Central Luzon Conference, Mindoro Islands, and Cavite Missions masayang nakibahagi sa Global Disciple Making Evangelism Training sa Lipa, Batangas. Adventist Community Services at Dagupan City Government magkatuwang na nagsagawa ng medical and dental mission sa BJMP Female Dormitory. Grupo ng mga Adventista sa Siyempre Viva Norte Malig Isabela, formal nang itinatag bilang ganap na organized company. Mga Adventistang kabataan sa Occidental Mindoro, masayang dumalo sa area-wide love camp. Kauna-unahang ministry seminar para sa Adventist teenage girls, isinagawa ng Palawan Mission Women's Ministries. Adventist Youth sa Southern Luzon Mission na bahagi ng Young Professionals at Amicus nagkaroon ng bagong inspirasyon at matibay na pananampalataya sa konvensyong idinao sa Camarines Norte. Lahat ng yan, iatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Idinao sa North Philippine Union Conference, Pasay City, ang inauguration program para sa paglulunsad ng Adventist World Radio sa bago nitong himpilan, ang DWAV o mas kilalang Wave 89.1 FM. Nagpakita ng buong suporta sa nasabing kaganapan ang mga miyembro at leaders ng Seventh-day Adventist Church na magkakasamang nagbalik ng papuri sa Diyos sa pinakabagong makasaysayang achievement ng AWR sa sumusulong na broadcast ministry nito. Nasa Wave 89.1 FM na ang Adventist World Radio. Yan ang balitang may pag-asang ihahatid ni Wilmer Estrito. Sa patuloy na pagsulong ng gawain sa pamamagitan ng radyo, ang magandang programa ng Adventist World Radio ay mapapakinggan na sa Wave 89.1 FM at ginaganap nga ang inauguration program dito sa NPUC Headquarters, Pasay City. Sinimulan sa pagsasagawa ng isang motorcade ang nasabing kaganapan. Nasa 150 mga motorcycle riders kasama ng 40 mga sasakyan ang nagparada o lumibot sa designated route sa Pasay upang ibandera at ipromote ang AWR sa pamamagitan ng kanilang banners at suot na uniform. Matapos ito, ay sinimulan na ang inauguration program proper sa San Juan Street, Barangay 37. Sa kabila ng maalinsangang panahon, ay present at nagpakita ng masiglang pagsuporta ang mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church mula sa Cavite at Metro Manila kasama ng iba pang leader ng Adventist Church Health and Education Institution mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dumalo din ang mga pinuno mula sa Southern Asia Pacific Division sa pangunguna ng kanilang presidenteng si Pastor Roger Caderma. Nagpakita din ng buong suporta doon si Honorable Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Kasama ni AWR President Elder Dwayne McKee ang kanyang asawang si Kathy sa pagsaksi ng kaganapang ito at masaya sila sa pinakabagong milestone na naabot ng AWR sa bahaging ito ng mundo. We are so excited. I've been wanting to do this for many years now. Manila is such a tremendously important city in the world, one of the largest cities, and we need to reach all the people within the city and all over the Philippines. Mahalagang bahagi ng inaugurasyon ang pagbubukas at pagtatalaga ng newly renovated AWR studio na matatagpuan sa third floor ng NPUC building. Sa facility na ito, magaganap ang recording, production, and monitoring kasama ng iba pang mga gawain upang maayos na maisahin papawid ang radio programs na pangpamilya, pangkalusugan, relationship,
music at mga mensaheng magdudulot ng mas makabuluhang buhay sa mga tagapakinig nito. Bilang isang converted Adventist at produkto po ng AWR, grabe yung pagbabago po sa buhay na nangyari sa akin. And dahil po sa programang ito, ako po ay nakakapag-ministry na sa tulong po ng Panginoon, sa tulong po ng mga instrumento na ginagamit ng Panginoon. I've been a light din po sa ibang tao. And maraming salamat sa atin pong Panginoon kasi meron pong AWR. Ang pagpapala po para sa amin na makatulong po ang AWR para sa mga kaibigan namin na hindi pa pananampalataya kaysa malaking bagay para sa amin bilang isang Adventist na malaking tulong lalo din sa akin bilang isang missionary. Sa paglunsad ng AWR Manila sa Wave 89.1 FM, ang mga programang bumabago ng buhay ay inaasahang mapapakinggan ng nasa 40 milyong mga tao sa buong Mega Manila at mga karatig pang lugar. I'm so overwhelmed na mayroon na tayong FM dito sa Manila. Finally, after 6 years, the Lord have given us this Wave FM so that AWR can broadcast, reaching millions of people. So we are expecting na the everlasting gospel will reach more homes, will reach more souls dito sa Metro Manila. And this country, the whole Philippines, will be prepared for the soon coming of Jesus. Taong 2018 nang magsimulang maghanap ang AWR Manila ng isang radio station na magsisilbing platform ng broadcast nito. At ngayong 2024, isang kasunduan sa pamamahala ang nabuo at pinagtibay sa pagitan ng Adventist World Radio at Blockbuster Broadcasting System Incorporated ang nagbigay daan upang mapakinggan na ang AWR program sa Wave 89.1 FM. Bago ito, ang AWR Manila ay nag-e-ere ng mga programa sa pamamagitan ng block timing o pagbili ng airtime para mag-broadcast. Layo ni maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Wilmer Estrito para sa Hope Today, NPUC News. Magkakasamang pinagpala at nakinabang ang Adventist Church pastors and leaders mula sa South Central Luzon Conference, Mindoro Islands, and Cavite Missions sa Global Disciple Making Evangelism Training na isinagawa sa Literature Ministry Seminary, Lipa, Batangas. Sa ilalim ng Total Member Involvement Initiative, ito ay pinangunahan ng North Philippine Union Conference Sabbath School and Personal Ministries Department. Ang mga mahalaga, napapanahong aral at kasanayang ibinahagi doon nasa balitang may pag-asa ni Faith Joyce Matera. Lubos na nakinabang ang mga delegadong pastors at leaders mula sa mga lokal na iglesia ng misyon at konferensya ng Cavite, Mindoro Islands at South Central Luzon sa Total Member Involvement o TMI Core Team Training na may patungkol sa Global Disciple Making Evangelism na pinangunahan ng North Philippine Union Conference Sabbath School and Personal Ministries Department. Naging malaking tulong ang mga workshops at sessions na isinagawa sa training na ito. Ang layunin ay makapagbuo ng mga samahan ng mga kapatid na silang magiging pangunahing tagapagpalakas ng ating mga membro upang makisangkot sa gawaing pangangaral. Hinihikahit ko po kayo na makisama at ganun din maglaan ng panahon para sa gawain ng ating Panginoon sa loob ng Iglesia. Ang kahalagahan ng mga programang ito tulad ng Global Discipleship Making Evangelism natin ay pagsasanay sa mga manggagawa at sa mga kapatiran na makisangkot sa isang gawaing banal, ang pagdadala ng Ebanghelyo, higit sa lahat, that evangelism is not taking apart from discipleship. Ang programang ito, ang event na ito ay isang napakahalaga na malaman ng bawat kaanim ng iglesia na meron na silang oportunidad para makilahok sa gawain ng Panginoong Diyos sa pagsasaksi, pangangaral, at maibahagi ang salita ng Panginoong Diyos sa iba. Maganda yung karanasan ko dito sa lugar na ito ng LMS na makasama yung mga kamanggagawa sa Mindoro, sa pati sa South Central. Yung mga karanasan na kami mag-usap-usap, mga bagay na hindi ko makakalimutan, yung kanilang mga insight, yung kanilang mga binahaging, kanilang personal struggle din siyempre, at yung hinaharap nila sa leadership, sa paglilingkod bilang mga pastor. Nakita ko po yung kahalagahan ng isang leader kung paano po i-lead out ang mga kanyang mga tupa at sa magitan ng mga seminars, sa mga lectures na akin pong natutunan, ay ito po ay malaking kapakinabangan
at lalong maisulong, lalong maging mapabilis pa ang gawain ng Panginoon. NPUC, I will go make disciples! Mula dito sa Literature Ministry Seminary, Lipa, Batangas, hatid ang balitang may pag-asa. Ako si Faith Joyce Matira, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Medical and dental mission ang paglilingkod na masayang isinagawa ng Adventist Community Services sa Dagupan BJMP Female Dormitory. Nakatuwang nila sa nasabing paglilingkod si Dagupan City Mayor Belen Fernandez na kilala bilang isa sa mga masugid na supporter ng mga programang dinadala ng ACS sa kanilang syudad. Ang kanilang masayang paglilingkod sa bilangguan balitang may pag-asa ni James Michael Alvarez. Sa pangunguna ng Adventist Community Services ng Dagupan Seventh-day Adventist Church, sinagawa ang isang makabuluhang medical outreach sa Dagupan BJMP Female Ward. Sa pakikipagtulong ng Dagupan City Mayor at lokal na pamahalaan, ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month na pinangunahan ni Attorney Limuel Asadan kasama ang mga nag-aalaga sa nasabing proyekto. Para makatulong sa ating kapatao, ang Adventist Community Services ay nakipag-ugnayan sa Bureau of Jail and Management together with the City Government of Dagupan and the City Health Office upang mag-join together in conducting a pre-medical, dental, legal services in celebration with the Women's Month. Mitiin ito na mapalapit tayo sa mga taong nangangailangan kasi ito yung objective ng ating gawain bilang Adventista upang makita ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ganitong gawain. Kaya kami part nitong activity kasi nag-request si Attorney Astadan sa LGU. And yun po, as a partner ng LGU, grant po yung request nila. Maganda po yung ginagawa na ganito. And it's part of our activity din po na mag-serve sa BJMP, lalo na yung mga PDLs natin. Si Jail Chief Inspector at City Warden Noemi Sabalbro ay nagpahayag din ng kanyang pasasalamat sa nagbigay ng suporta sa programa at ipinahayag ang kanyang pagpapalaga sa kanilang mga pagsisikap at dedikasyon sa tagumpay ng aktibidad. Una-una po sa lahat, sa nagpapasalamat po kami sa ECS o Adventist Community Service po, headed by Attorney Astadan, dahil nandiyan po lagi sila na tumutulong po sa mga pangangailangan po ng PDL in partnership po dito po sa LGU ng Dagupan City. Sa pagkatapos ng araw, hindi matatawaran ang halaga ng mga medical outreach tulad ng ito. Hindi lamang ito nagbibigay ng lunas sa mga physical na pangangailangan ng ating mga kababayan, kundi pati na rin nagtutulak ng pag-asa at pagkakaisa sa ating komunidad. Sa bawat pagkakataon na nag-aabot tayo ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga nasa likod ng rehas, ipinapakita natin ang diwa ng tunay na pagmamalasakit at pagkakaisa. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si James Michael Alvarez, nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News. Formal nang itinatag at itinalaga ng Northeast Luzon Mission bilang ganap na organized company ang grupo ng mga Adventista sa siyempre Viva Norte Malig, Isabela. Ang nasabing company of believers na nagsimula lamang sa care group na may tatlong miyembro ay pinangunahan at pinagpala ng Diyos at ngayon ay may 76 ng aktibong kaanib. Ang organization ng pinakabagong company sa Northwestern Isabela District, tunghayan sa balitang may pag-asa ni April Boy Abes. Ginanap ang Company Church Organization sa siyempre Viva Norte, Malig, Isabela ng taong kasalukuyan. Kabilang ito sa Northwestern Isabela District na sakop ng Northeast Luzon Mission. Laking tuwa at pagpapala ng mga taga siyempre Viva Norte na si Pastor Gideon Ronas, ang NELM Executive Secretary, ang namuno sa pag-organisa ng kanilang Company Church na kinabibilangan ng 76 na miyembro.
purihin natin ang Panginoon sa ganitong okasyon sa pagka-organize ng company ng Siyempre Biba, sapagkat dito natin nakita ang pagsama-samang paglilingkod ng Bimuntun Church sa pamagitan ng kanilang small group, at sa kanilang sakripisyo ay nagbunga ang isang company na na-organize ngayon na tinawag natin na Siyempre Viva Company, na ito ay magsisilbing ilaw sa lugar na ito. At nakita natin na kung saan ang ating mga kapatiran ay talaga namang patuloy na sumusuporta sa small group na ating itinataguyod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dinaluhan ng nasabing church organization ng lahat ng iglesia ng Northwestern Isabela District sa pangunguna ni Pastor Ronnie Soriaga. Kagalakan sa aking puso sapagkat itong grupo ng Siyempre Biba ay nauna sila ay isang maliit pa lamang na grupo. Nag-umpisa sila sa care group at sa magitan ng care group na iyan, tatlo lamang ang kanilang membro. Hanggang sila ay lumago sa magitan ng napakaraming mga crusade, mga Bible study na naganap dito sa kanilang lugar. At nakita natin ang paglago nila at biglang lumago ang kanilang bilang mula sa tatlo ay hanggang naging 76 na ngayon ang ating mga membro dito sa Siyempre Biba. Sa aking puso ay kagalakan sapagkat nakita ko ang mabilis na kanilang paglago. At sa katunayan, sila ngayon ay nagpatayo ng bahay pulungan, bahay sambahan. Ang lupang tinayuan ng bagong pansamantalang iglesia ay isang pagpapala na ipinagkaloob ng mag-asawang sina Ginoong at Ginang Elmer Alvarado sa tabi ng kanilang tahanan. Sabi ni Ellen White sa kanyang sulat sa Testimonies for the Church, Volume 9, page 25, na if every Seventh-day Adventist had done the work laid upon him, the number of believers would now be much larger than it is. Kaya tunay na kung ang bawat iglesia ay nagkakaisa sa gawain ng Panginoon, ito ay magbubunga ng maganda at tagumpay. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, April Boy Aves nag-uulat para sa Hope Today, NVUC News. Masayang nagtipon sa kanilang idinaos na love camp ng mga Adventistang kabataan sa Occidental Mindoro area. Sa temang Love Through His Heart, ito'y kanilang idinao sa San Agustin sa Blayan, Occidental Mindoro, kung saan natutunan nila ang mga prinsipyong itinuturo ng Biblia patungkol sa love, courtship, and marriage. Ang iba pang mahalagang layunin ng Weekend Love Camp, alamin sa balitang may pag-asa ni Jeremiel Joy Tanyedo. Love Through His Heart. Yan ang naging tema ng isinagawang Occidental Mindoro Area-wide Love Camp ng mga kabataan dito sa San Agustin sa Blayan. Layunin ng Love Camp na ito na pagbuklurin ang mga kabataan sa buong teritoryo ng Occidental Mindoro. Ganun din magkaroon sila ng mga bagong kakilala at kaibigan. Anim na po ng mga kabataan ang nakilahok sa nasabing programa. So sa pagde-decide natin dito sa area sa pagcraft ng program na ito na pagkakaroon ng love camp, especially the officers ay talagang nagkaroon ng mga series of meetings and nagtulong-tulong para makabuo ng isang magandang programa na pagpapakinabangan ng ating mga kabataan. Dito, nagkaroon sila ng iba't ibang mga lectures patungkol sa pag-ibig. Kabilang dito ang courtship and dating, choosing a life partner, happy and healthy relationship, marriage and family planning, at higit sa lahat, binahagi dito ang prinsipyo ng pag-ibig ayon sa Biblia sa pangunguna ng mga district pastors ng buong area. Napakahalaga po ng ating sinagawang love camp sapagkat yung mga lectures, presentations na atin pong i-design, in-arrange para sa kanila ay upang sila ay maging aware sa mga bagay na may kinalaman sa love, courtship, and marriage. Ano yung mga principles na nakapaloob doon? Ano yung mga sinasabi ng Bible and even yung standard ng ating church pagdating sa ganitong mga usapin? Para maging aware yung mga kabataan na marami pa rin palang mga young professionals, marami pa rin mga kabataang Adventist na nag-i-exist. At yun ay mamulat yung kanilang mata na meron pa palang maaring mga kabataan na makilala nila
na soon ay pwede ding mga maging partners in life nila na nandito lang sa loob ng circle ng ating pong pananampalataya. Nais sa katuparan nito sa pamamagitan ng pagsusumikap ng mga Occidental Mindoro Adventist Youth Federation officers. Sa kabuuan, ang Love Camp na ito ay nagdulot ng panibagong kaalaman sa mga kabataan sa kung ano ba ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at yun ang halimbawang ibinigay ng ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay naka-attend ng Love Camp. Marami po ako natutunan ng mga principles. Number one is Adventist. Pangalawa, dapat syempre mature yung isang lalaki na iyong magiging partner. And the last one is dapat compatible kayo sa isa't isa. Marami pa pong mga aral sa akin na ito po ay magagamit ko in the future. Love through His heart! Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jiramel Joy Tanyedo para sa Hope Today and PUC News. Sa kauna-unahang pagkakataon ay dinaos sa Palawan Mission ang isang teen ministry seminar para sa Adventist teenage girls. Sa pangunguna ng Adventist Women's and Family Ministries, ito ay dinaluhan ng mga kabataan mula sa mga distrito ng Central Palawan at Tacras na magkakasamang natuto ng mga kaalamang makakatulong sa pag-unlad ng kanilang pananampalataya at mga paglilingkod. Si Yvonne Rosas para sa Balitang May Pag-asa. Isinagawa ang kauna-unahang Teen Girls Ministry dito sa Palawan Mission. Tumugon sa seminar na ito ang mga kabataan na nanggaling sa iba't ibang distrito ng Central Palawan at Tacras District. Ang natutunan ko po dito sa seminar po na naganap dito sa Palawan Adventist Mission is yung mga differences ng characteristics po ng mga kababaihan na katulad po namin mga teens na hindi lang po about sa mga emotional, mga physical po na ganito. Natutunan rin po namin ang mga kaiibahan na naganap po sa mga buhay namin. Mas lalo na po sa mga kaedahan ko kasi po between these times po mas nahihirapan po kami ma-identify yung aming mga struggles in life. So kasama na rin po yung aming napag-aralan kung ano po yung differences na aming pinagdadaanan, kung ano po yung mga emotional and yung mga characteristics po namin and what differences can we make to the world and kung paano po namin to mai-relate sa relationship namin sa Panginoon. Nagkaroon ng iba't ibang lektura tungkol sa pagkakilala sa sarili na pinangunahan ng mga women ministry leaders sa katayuan nina Women Ministries Director Ma'am Ardy Diaz at Family Ministries and MSA Director Ma'am Delba De Chares. Nagkaroon din ng iba't ibang aktibidades na naglalayong kilalanin ang sarili. Ang pagtitipong ito ay tungkol sa teen ministry. Kung paano tayo makikipag-ugnayan sa ating mga kabataan. At ito ay first training na ginawa sa buong PUC territory. So we are privileged to have this ministry for our teenagers na ngayon lang nangyari sa buong kasaysayan na ako ay pinanganak. So ang goal dito ay para makita ng ating mga kabataan kung ano yung kanilang mga characteristics, ano yung kanilang mga reactions, mga behavioral reactions sa mga challenges na haharapin nila. At tugon doon sa kanilang mga behavioral changes, yung kanilang personality. At kung paano din nila mapapagtagumpayan yung mga negative behaviors na kanilang natuklasan yung araw na ito sa ating pagdadaos ng training ng teen ministry. Yvonne C. Rosas, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon ang Adventist Young Professionals at Amicus sa convention na ginanap ng Southern Luzon Mission sa Camarines Norte. Ito ay sa layuning pagbuklurin ang mga Adventistang kabataan sa pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at patuloy na maging masigasig sa mga ministries kahit sila'y nag-aaral pa o nagtratrabaho na. Ang kanilang makabuluhan at pinagpalang pagtitipon, Balitang May Pag-asa ni Christian Ed Bonggon.
Young Professionals and Amigos Convention isinagawa dito sa Vincent's Pilot Camarines Norte na may tema, Let It Rain. Isang inisyatibo ng Adventist Youth Ministries ang pagsuporta sa mga kabataang profesional at kabataang nag-aaral sa labas ng institusyon sa buong mundo. Bukod sa pinansyal na aspeto, ay nagiging inspirasyon din ang mga ito sa mga ministeryong kinabibilangan ng bawat isa sa kabila ng pagiging abala sa kanilang pag-aaral at trabaho. Bilang isang kabataan, ito po ang pinakaunang beses na ako po ay nag-attend po sa convention, and isa po sa message na nag-impact sa akin is yung apart from God po, we can do nothing. Dapat po talaga magkaroon po tayo ng pagpapakumbaba at lahat po ng papuri po ay dapat sa atin pong Panginoon. Kaya naman, ang Young Professionals at Amigos ng Southern Luzon Mission ay nagsama at nagpatawag ng pagtitipon. Layunin nito na magkaroon ng mas malalim na ugnayan ang bawat kabataan at propesyonal upang mas mapadali at mapalawak ang gawain ng Panginoon ayon sa kanilang mga napiling ministeryo. We really prayed for this event na mangyari dito sa Bicol region because we know that Bicol needs revival. Hindi man naging consistent ang aming pananalangin, ngunit ang Panginoon ay consistent sa pagnanais na tayo ay ma-revive. The very reason kung bakit na-held yung event na ito, dahil gusto namin dumating na ang Panginoong Jesus. And in the last days, we know that we can only withstand all the persecution and trials na mangyayari sa atin if we have that Holy Spirit. Sa lahat ng mga magiging event natin, sa mga amigos na event or even young professional or youth, ay patuloy nating suportahan at panalangin na sa pamamagitan ng mga event na ito, magkakaroon ng pagbabago sa buhay ng ating mga kabataan. John chapter 3 tells us that unless we are born of the water and of the Spirit, we cannot see the kingdom of heaven. So having the Holy Spirit is absolutely important for us to be ready for heaven. The Holy Spirit is absolutely important for our personal experience, for the experience of the church. Ang pagbuhos ng Banal na Espiritu ang maranasan ng bawat kabataan at kabataang profesional at kasigasigang matapos ang gawain ng Panginoon ng may buong pag-ibig at katapatan. Come, join us, Let It Rain, mula dito sa Vincent's Pilot Camarines Norte at may lining makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa. Christian Edwin Bunggo nagulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center, Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na NPUCnews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako si Pastor Sherman Fidakan at ito ang Hope Today, NPUC News.